nha. Hơi hơi hơi. Ito na si Chucky para sa kanyang bagong linis na enclosure at bagong palit na kanyang substrate. Ayan, naku, medyo nag-i-inerts pa yata. Ay, hindi, okay naman sa kanya. Naku, gustong lumabas. Wait. Aha, gamit tayo ng paintbrush. Ayan. Para mild lang siyang hawakan. Kung dati kasi stick yung ginagamit namin, ngayon nag-produce talaga ako ng brush para sa kanila. Bumili ako para gamitin sa kanila at the same time, pampaint din ng aking Junakis. So, ito, ipapakita ko sa inyo. Sana naman, magpakita naman sila ng isang takedown man lang, no? Diba? Napakahirap kuhaan ng takedown nitong mga to. Ayan, okay. Laglagan natin ng isang super worm ang ating mahiwagang albo. Ayan, ang ating albo ay maliit pa. Mga piso pa lang ang itsura nila, ang laki niya. So, ayan, sa paintbrush lang din. Eh. Grobe, oyo, ayun. So, nilapitan niya lang at medyo pinakikiramdaman pa niya.
So, yung ating worm din nakikiramdam, no? Medyo napisat ko siya. Pero tingnan natin kung sila ba ay magsasagupaan pa. Sayang walang takedown. Napakahinhin. Ayan. Okay. Ganyan. Ayan. Ako, ganyan dapat sila. Pagkalapag, dapat ganyan. Hindi eh. Nag-antayan muna sila eh. So, kumagat na si tarantula natin bago ayan, nagwala na yung ating superworm. So, ganyan sila pakainin. Ayan, kumakain na siya. Actually, hindi ko rin yan hinahawakan. Dahil, natatakot din ako. Pero masaya silang pakainin kasi hindi naman sila umaalis dyan sa pwesto nilang yan. Pag pinakain mo sila, nilaglagan, ganun lang sila. Aatras-atras lang pero hindi sila lalabas ng biglaan. Pero although mayroong ganun, kaya lang hindi, alam kong itong mga inaalagaan ko hindi sila ganun. So ito naman yung ating next, ang aking malaki ng bagans. Ayan, kasing laki na ng 20 pesos na coins. 20 peso coin. Ayan. So, try din natin kung siya ba ay magpapakitang gilas man lang. So, laglagan din natin siya ng superworm. Ayan, nag-aantay na siya. Malaki-laki na rin tong ating vagans, no? Nako, ayaw bumitaw ng ating superworm. So, sige. Oops. Lagay na. Oh! Ay, ayaw niya. Ayaw niya. Sige na. Ayan, buti na lang. Habang kinukuhaan namin itong ating vagans, no? Malayo tayo. Usually kasi ito ring vagans, nagpiflick. Ayan, ayan, nakita nyo? Nagpiflick sila ng hair. Nagpapagpag sila dun sa banda, dun sa kanyang abdomen, sa may likuran. Pag yun kasi ay humangin tapos napunta sa mata natin, maaari tayong ma-irritate yung ating mata or maaari ding makabulag. So ayan, nakakainis yung ating superworm, bumaba lang siya dun sa ilalim. Napakahirap talaga nitong kuhaan ng takedown, napakadamot. Kahit gutuming ko talaga sila, no? Kahit hindi ko sila pakainin ng isang buwan, ganyan. Ay, pero kita nyo naman, mukhang busog pa nga naman ata siya. So, tanggalin na lang natin maya-maya yung ating superworm dyan. At bawal yan, ilagay lang dyan. Baka mamaya kasi bigla siyang mag-molt or magbalit ng kanyang balat. Ayan, naglagay natin siya ulit ng isa pa. So, ayun. Gumanon lang. Alas siya. Oh. Inaabot na ayaw pa. Ay, nakwa. So, ayan, dahil napakatuyo na rin ang kanyang substrate. Dahil ito ay kapapalit ko lang. Hindi pa naman ganun siya ka, ano. So, pwede pa yan. Diyan muna siya. Basa-basain lang natin. Para may pwesto siyang basa at may pwesto siyang tuyo. So, ito na sila. Diba? Yan, konti na lang sila ngayon. 4 na piraso na lang sila. 2 tsako at 1 albo and bagans. Meron kasi ako ditong kalapit na bahay na bumili sa akin ng tsako, bagans at tsaka ng albo. So, the next day, ayan, nilagyan ko muna siya ng lots, isa ring uri ng ipis na inaalagaan. Hindi kasi natin pwedeng pakainin ng hinuhuli lang dito sa bahay yung ating tarantula. Kasi kung papakainin natin sila ng huli lang tapos inaalagaan natin yung ating tarantula, maaari kasi silang magkaroon ng parasites or magkasakit, ikamatay nila yun. So, syempre, diba, once na nag-alaga ka talaga, siyempre, ibibigay mo sa kanila yung nararapat. Hindi sila yung katulad ng mga nasa wild talaga. Although sabihin na natin pag nasa wild sila kung ano-ano kinakain nila, siguro meron silang ibang way doon or meron silang gamot sa sarili nila kapag ka nasa wild sila. Kapag halimbawa sumakit ang tiyan nila or whatsoever, hindi kagaya ng kapag ganito, inaalagaan namin sila,
Tapos pinakain natin sila ng hinuli lang na kung saan-saan na insekto. Tapos may dala pa lang parasite. Siyempre, hindi natin masusolusyonan kung ano yung nararamdaman ng ating alaga. Ano ba kayo? May damdamin din ng tarantula. Just lang, char. Pero totoo yun, mahirap na rin, di ba? Ayaw naman natin na mawalan ng alaga. Dahil ng mga nakaraang araw, madami na rin akong nawalang alaga. Yung iba sa mga isda ko na deads na. So, mabalik na lang tayo dito sa ating tarantula. Ayan. Ayaw nyo rin i-take down to. Napakadamot talaga magpakita na itong vagans natin. Ay, sus. Napakamahiyain mo, day. Ay, hindi ko pa pala alam kung babae ka o lalaki. Nay, napakamahiyain ni Marites ka, Sara. Hindi ka dapat mahiyain, Marites, ha? Ay, joke lang. Okay, ayan. Focus muna natin siya dahil ayaw niya. Ayaw niyang kumain pa. Kaasar naman to. So, sige guys. Enjoy watching muna kayo dyan. Don't forget to like, subscribe, and click the bell notification button para updated kayo sa iba pa naming mga update sa aming mga alaga. So, tingnan natin kung kinakain na ba niya. A few minutes later. Mabalik tayo kung kakainin niya na ba. Ayun. Kinain niya na nga. Gusto pa niya talaga yung sinara ko na yung enclosure niya tapos hindi ko na tiningnan eh. Mabukadamot talaga magpakita sa takedown ng aking mga alagang tarantula oh. Itong vagans na doon, napakadamot. Ayun oh, hawak niya na yung ating lats. O ipis. Kain-kain niya na. Ayan, hindi niya na binibitawan. Nagagalit pa siya no. Gigil na gigil yung fangs niya oh. Ayan, ganyan siya kumain.